5 units ng traditional jeepney na rutang Mangindagupan posibleng mawala ng prangkisa dahil sa bigong sumama sa consolidation. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Inaasahang mawawala ng prangkisa ang 5 unit ng traditional jeepney na may rutang Mangin Downtown Dagupan City vice versa. Hindi kasi ito pinayagan ng LTFRB na makapag-consolidate. Batay sa rules and regulation ng LTFRB para sa consolidation, 15 unit ng traditional jeepney ang kailangan para makabuo ng kooperatiba, pero susubukan pa rin ng grupo na umapila sa LTFRB. Ngayon, nung nag-file kami ng 5 units, ngayon na-disapprove. So ngayon, dumating yung deadline na December 31, so ina-appeal namin kung pwede namin i-merge sa ibang cooperative. Ayon sa LTFRB, tatanggapin pa rin ang apila ng grupo. They will just file, but of course, we'll still be subject po sa mga existing rules and regulations po natin. Samantala, 95% ng consolidated ang mga chopper ng AutoPro 2 araw bago ang itinakdang December 31, 2023 na deadline. Humahabol sa deadline ang mga hindi pa kasama. Pero giit ng LTFRB, hindi basta-basta hihinto sa biyahe ang mga PUV na bigong makahabol sa deadline franchise consolidation. Sa ilalim ng inilabas sa Memorandum Circular Number 2023-052, ang mga operator na walang consolidated transport service entity ay papayagang bumiyahe hanggang January 31, 2024 upang hindi mahinto ang operasyon ng public transportation. Pero para lamang ito sa mga rutang walang nakapag-consolidate o mababa sa 60% ang bilang ng mga sasakyan para sa consolidation. Gayunman, sa loob ng isang buwan, ang LTFRB at mga regional office ay patuloy na mag-i-issue ng SHOCOS orders alinsunod sa Public Service Act. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central, Luzon.